mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso at isipan, pagsalansan ko'y aking tinikilala. Patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sa mga naririto po, gayon din na mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter, at TV Maria, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Sa ating mabuting balita ngayon, pinaaalalahanan tayo ng ating Poong Hesus Nazareno tungkol sa habag at kabutihan ng Ama. At tinatawag tayo na katulad ng ating Ama sa Langit, katulad ng ating mahal na Poong Hesus Nazareno, gayon din sana ang ating kabutihan at malasakit sa ating kapwa na nananalig hindi lamang sa totoo kundi pati sa tunay na mabuti. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniutos mong magtiis kami ng kusang pagpapakasakit upang kagalingan ay aming makamit. Loobin mong kami ay makapagpigil sa pagkakasala upang ang kalooban namin makaganap sa iyong mga utos sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Panginoon, dakila at makapangyarihang Diyos na laging tapat sa umiibig sa iyo at sumusunod sa iyong mga utos. Nagkasala po kami. Nagpakasama kami at sumuway sa iyong mga tuntunin at kautusan. Hindi kami nakinig sa iyong mga propeta na nagpahayag sa aming mga hari, tagapamuno, mga magulang sa buong bayan. Panginoon, ikaw ay laging nasa matuwid at kami ay laging nasa kasamaan tulad ngayon. Ang buong Juda at Jerusalem, ang buong Israel, ang lahat, pati mga itinapon mo sa iba't ibang dako dahil sa kataksilan sa iyo. Kami po, ang aming mga hari, pinuno at ang aming mga magulang,
ay laging nagkakasala sa iyo. Ikaw, Panginoon, ay mahabagin at mapagpatawad sa kabila ng lagi naming pagsalansang at pagsuway sa mga utos na ibinigay mo sa amin na iyong mga alipin sa pamamagitan ng iyong mga propeta. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, aming hiling, patawad sa sala namin. Panginoon, aming hiling, patawad sa sala namin. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asa'y pumanaw. Panginoon, aming hiling, patawad sa sala namin. Kami ay tulungan, Panginoong Diyos na tagapagligtas, dahil sa ngalan mo, kaming nagkasala'y patawaring ganap at ang pagpupuri sa iyo sa madlay hindi maglilikat. Panginoon, aming hiling, patawad sa sala namin. Iyong kahabagan, ang mga bilanggong kanilang hinuli, dinggin mo ang daing. Sa taglay mong lakas, iligtas mo silang takdang papatayin. Kaming iyong lingkod, lingkod mo kaming parang mga tupa sa iyong pastulan. Magpupuring lagit, magpapasalamat sa iyong pangalan. Panginoon, aming hiling, patawad sa sala namin. Tumayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Salita mo, Kristong mahal, Espiritong bumubuhay, nagturo-turo, tumaakay. Sa nagnanais makamtan ang langit na walang hanggan. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, maging mahabagin kayo, gaya ng inyong ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin ng Diyos sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Ang ating kabutihan at malasakit ba ay katulad ng sa ating Diyos? Sa ating pong mabuting balita, kung tutuusin, wala nang ibang maaari pang sabihin at ipagpaliwanag sa utos ng ating poong Jesus Nazareno. No? Yung kabutihan ng Diyos sa atin, nararapat lamang na ganito.
ang ating ibibigay, ipamamahagi, isasabuhay sa ating kapwa. Ang siyang malasakit ng Diyos ay siya rin dapat na malasakit na ating isinasabuhay. Hindi lamang sa ating mga sarili, no, yung patawarin naman natin at maging mapag-unawa naman tayo sa ating mga sarili at sa ating mga pagkakamali, kundi pati na rin sa kapwa. Subalit mas mauunawaan ito kung makikita lamang natin, at ito ay nakasaad sa unang pagbasa, ang siyang kaugnayan ng Diyos sa bayang Israel. At kung tutuusin po, paikot-ikot at paulit-ulit ang kwento ng bayang Israel sa ating Panginoong Diyos. Iniligtas sila mula sa pagkaalipin, subalit bumabalik, nagnanais bumalik sa Ehipto, nagrereklamo pa sa Diyos. Sinasabi nila, bakit mo kami pinalaya mula sa paraon sa pamamagitan ni Moises kung magugutom din lang kami sa gitna ng disyerto? Subalit ang Diyos nagbibigay. Ang Diyos nagtatama rin. Binigyan ng Israel ng kaharian, subalit ang mga hari ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. Dala ng kanilang mga gawa, sila ay inalipin ng ibang kaharian. Subalit ang Diyos, inililigtas pa rin sila. No? Sa unang pagbasa, nakita natin ang paghingi ng tawad ng Israel sa pamamagitan ni Daniel. No? Si Daniel na naging propetang tanyag kahit sa panahon ng kanilang pagkakapalaya sa Israel, sa pagkakasakop ng ibang kaharian sa kanila. Si Daniel na tanda ng pagbabalik loob. At dito po natin makikita kung gaano kabigat yung sinasabi ng ating Poong Hesus Nazareno na maging mabuti at mahabag katulad ng Ama. At sa atin po ang tawag dito, iyon mismo eh. Kasi minsan, o madalas sa ating buhay, hindi naman talaga natin pinatatawad yung ating mga sarili sa ating mga pagkakamali. Mas madalas, pinalulusutan natin. Mahirap aminin na tayo'y nagkakamali, no? Dahil syempre, yung ating pride, yung ating kahalagahan sa sarili, yung natatamaan. Pero paanyaya ng ating Poong Hesus Nazareno, maging mapagpakumbaba at kilalanin na ang lahat, ang mismong ating mga buhay ay galing sa Diyos. Nakakasawang magbigay ng ikalawa, ikatlo, ikaapat na pagkakataon sa mga taong nagkakamali sa atin. Pero paalala ng ating Poong Hesus Nazareno, hindi ba tayo'y binibigyan ng ikalawa, ikatlo, ikaapat na pagkakataon upang itama ang sarili natin? Mahirap maging mapagpasensya sa mga taong sumusuko sa buhay. Lahat na ng salita, lahat na ng payo, lahat na ng tulong binibigay mo. Pero teka, hindi ba't ang Diyos ay hindi rin sumuko sa atin? Pero syempre, hindi naman ito ibig sabihin na kung ano lang yung meron tayo, bigay tayo ng bigay, konsente tayo ng konsente. Sasabihin natin, kawawa naman siya. Kawawa nga siya, pero mas lalong kawawa ang ating kapwa kung hindi natin ginagabayan din sa tamang landas. Minsan, nagbibigay na lang tayo, minsan, nagkukonsente na lang tayo dahil kung tutuusin, pagod na rin tayong gumabay. Pero ang Diyos, hindi ba't sinasabi sa atin ang totoo pag tayo'y nagkamali? Hindi ba't ang Diyos, kung hindi man tayo pinarurusahan, binibigyan tayo ng sapat na kaliwanagan tungkol sa ating mga pagkakamali?
Kaya ang tao ring mabuti at mahabagin, marunong magsabi ng totoo, marunong magsabi ng tama, marunong magbigay ng nararapat na tulong, ng nararapat na paggabay, at nananalig sa kung ano yung totoo, sinasabi yung totoo, pinagsusumikapan yung totoo, hindi lamang nangunginsinti, hindi lamang hinahayaan ang kapwa. Kaya naman po sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, makita sana natin kung gaano naging mabuti at mahabag ang Diyos sa atin. Nang sa gayon ay maging mabuti at mahabag tayo sa tama at matuwid na pamamaraan sa iba. At sa simula ng araw na ito, tanungin natin ang ating mga sarili. Paano natin isinusukli ang kabutihan at malasakit ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng kabutihan at malasakit sa kapwa? Mahal na pong Jesus Nazareno, maawa ka sa amin. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo sa Diyos na mabait at mahabagin, nagpapagaling at nagpapatawad ng lahat ng ating kasalanan. Panginoong mahabagin, padaluyin mo ang iyong pag-ibig sa amin. Panginoong mahabagin, padaluyin mo ang iyong pag-ibig sa amin. Ang simbahan naway magpatupad ng kanyang tungkuling, magpagaling at magpatawad. Manalangin tayo. Panginoong mahabagin, padaluyin mo ang iyong pag-ibig sa amin. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway magpakita ng kalinga at malasakit para sa mga dukha at api, manalangin tayo. Panginoong mahabagin, padaluyin mo ang iyong pag-ibig sa amin. Atin nawang makita ang ating sariling mga pagkakamali at iwasang humusga sa mga pagkakamali ng iba, manalangin tayo. Panginoong mahabagin, padaluyin mo ang iyong pag-ibig sa amin. Ang mga may sakit, mga nangungulila, at may kapansanan, naway makatagpo ng lakas at kagalingan, manalangin tayo. Panginoong mahabagin, padaluyin mo ang iyong pag-ibig sa amin. Sa katahimikan ng ating puso't diwa ay alay natin sa Panginoon ang ating mga panalangin, gayon din ang mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Bukod pa po sa mga frontliners at health workers at lahat na nagsisilbi sa ating bayan, pagnalangin po natin ang ating mga kapatid na jeepney driver na ngayon ay nagsimula ng kanilang transport strike, na sana ay makamit ang nararapat, nakamit ang katarungan. Na sa isang banda ay matanggap ang mga pagbabago, subalit sa kabilang banda ay mabigyan din ng pagkakataong mapakinggan ang kanilang mga hinaing ng ating pamahalaan. Manalangin tayo. Panginoong mahabagin, padaluyin mo ang iyong pag-ibig sa amin. Maawaing Ama, ang mga panalangin at kahilingang idinudulog namin sa iyo ay nagpapahayag ng aming mga pangangailangan at pag-asa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Sa'yo, Ama, aming handog, ang tinapay at alak na ito handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat.
Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paunlakan mo ang aming pakiusap na kami lumaya sa pagkakasangkot sa masama, upang makapaghain kami ng paglilingkod sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesus Kristong aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Hesus Kristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apitdukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ibagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabayak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo,
Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amin, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Pagnon ng sino man sa tubig na aking bigay, di na muling mauuhaw pagkat ito ay bubukal sa buhay na walang sino pa ba ang
Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating ikadalawang Lenten Recollection sa darating na March 7, Martes sa ganap na ikapito ng gabi. Ang ating pong tagapagsalita ay si Reverend Father Robert Arellano, LRMS, ang ating parochial vicar. Maraming salamat po. Patuloy pong pinapaalalahanan na lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkos dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar tangin sa Quezon Boulevard lamang o Plaza San Juan, lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pakikinabang ay siya nawang magdulot ng kapatawaran sa aming mga kasalanan upang kami makasalo sa ligaya sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Bago po ang huling pagbabasbas, paalala lamang po na pag tayo'y tuwing nagsisimba, nagdedebosyon, nagdarasal at nagdiriwang ng lahat ng sakramento dito sa loob at sa paligid ng simbahan, kailangan po nating isuot ng maayos ang ating mga face mask. No? Siguraduhin pong natatakpan ng maayos ang inyong ilong at bibig at hindi tinatanggal kung di naman kailangan. Ingatan po natin ang ating mga sarili bilang ating bahagi ng pamamalasakit sa iba. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyo ko para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno. Inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyong ito naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa tayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan.
kamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,